So guys, welcome sa ating video tutorial. At kung bago lang po kayo sa channel natin at ngayon na panood ang ating video, pakiclick lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa mga ating bagong video tutorial every week. Ang ating tutorial ngayong araw is street lights, photo cell light sensor wiring connection. So guys, paano ba wina-wiring ang ating street lights na automatic namamatay o nabubuhay kapag madilim na at kung gabi na, at pagka umaga na automatic naman siyang mamamatay. Okay guys, so guys, discuss ko lang yung mga gagamitin natin pyesa sa ating tutorial ngayong araw. So guys, kailangan natin ng circuit breaker protection sa ating circuit. Isang photo cell light sensor. So guys, itong photo cell light sensor, ito yung magka-cut off ng ating power supply para sa ating mga ilaw sa ating street light. So guys, gagamitin natin to. Gagamitin natin ang ating magnetic contactor na 220 volts. Tsaka ating tutorial representative as itong ating apat na receptacle. Tsaka gagamitin tayo ng ilaw na LED lights. Okay guys. So guys, at discuss ko lang itong ating photo cell light sensor, yung automatic na magka-cut off sa ating signal at sa ating load papunta sa mga ilaw. So guys, discuss ko lang itong tatlong wire kung nakikita nyo. So guys, naka-plus sa inyong screen. So guys, yung kulay blue na wire ng ating galing sa ating photo cell light sensor. So guys, yan yung line 1 ng ating photo cell light sensor. So guys, ang ating photo cell light sensor ay 220 volts. At saka yung red wire guys, ito yung neutral, yung ating line 2 ng ating photo cell light sensor supply. Yung blue ay line 1, yung red ay line 2. At kung nakikita nyo guys, itong white na wire, pinag-iba ko talaga para mas madali nyo maintindihan at hindi kayo maligaw. Nasundan nyo ang ating tutorial. So guys, ito guys yung white na wire na itong hawak ko, ito ay LO. Kung nakikita nyo sa nakaplasin yung screen, yan yung LO, yan po yung load, yung signal ng ating photo cell light sensor. Kung dadirect mo siya sa ilaw. So guys, ang ating gagamit tutor ngayon, so dadaan siya ng magnetic contactor as a tutorial representative. Kaya pinadaan ko siya ng magnetic contactor. Halimbawa guys, itong ating apat na receptacle, so nakakabit ditong ilaw ay matataas na wattage. Let's say, sabihin natin na 100 watts or more, 200 watts or more than. So kailangan natin padaanin ang ating magnetic contactor. Make sure guys na ang ating rated contact ay mataas, dahil mataas ang mga wattage ng ating mga ilaw na gagamitin. Okay guys? Okay guys, umpisa na natin ang pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw na street lights sa photo cell light sensor wiring connection. So guys, kung napapasin nyo nga pala, nakalimutang i-discuss kanina yung ating receptacle na ating tutorial representative ay meron na nakakabit na wire. So guys, ang blue na wire ay line 1. Nakaplasin yung screen. Tsaka yung red na wire, yan po yun ay line 2 ng ating mga receptacle. So guys, parehas lang yan. Yung line 1 ng ating photo cell light sensor at ang ating line 2 ng ating photo cell light sensor ay blue and red po. Okay guys, para hindi kayong malito. Okay guys, umpisa na natin na pa-wiring. So nga pala guys, nabanggit ko lang. At kung meron nga pala kayong katanungan sa ating gagawing tutorial ngayon or suggestion para sa mga gusto nyo rin gawa natin ang tutorial about electrical. So guys, at mag-comment na kayo sa baba. At huwag po natin kalimutan na pakilike and share na rin po. At mag-subscribe po tayo sa ating channel para ma-update kayo sa mga bago nating video tutorial about electrical. So guys, salamat. Okay guys, umpisa na natin ang pag-wiring guys. So guys, sundan natin itong ating schematic diagram na ginawa. Isa-isahin natin ang pagkakabit ng wire sa ating mga pyesa, pang circuit breaker, ang ating photo cell light sensor, ang ating magnetic contactor. So guys, para in the future, kaya nyo rin gawin ito kahit sa bahay nyo
o sa kumpanyang pinapasukan nyo kung kayo man ay may mga electrician o technician sa inyong pinapasukan trabaho. Okay guys? So guys, umpisa na natin. So guys, from line 1 ng ating circuit breaker. So guys, umpisa muna tayo sa ating photocell sensor. So guys, itap natin to ang ating line 1 ng ating photocell sensor. Kung nakikita nyo guys, sa ating schematic diagram. So guys, yung line dito tayo guys sa ating photocell sensor. Ito guys, yung sa gitnang linyang ito, yan po yung blue wire. Ito yun guys, diretso siya ng ating line 1 ng ating circuit breaker. Okay guys, tap natin yung ating line 1 ng ating photocell light sensor. Okay guys, nakatap na ang ating line 1. Ito yun guys, based ating schematic diagram, line 1, diretso siya ng ating line 1 ng ating circuit breaker. So guys, tap naman natin ang ating line 2. Ito guys, yung hawak kong wire, itong kulay red ay ito yun guys, yung ating neutral. Diretso siya ng ating line 2 ng ating circuit breaker. Yung red na wire guys, ito yung line 2 ng ating photocell light sensor. Okay guys, nakatap na ang ating line 2 ng ating photocell light sensor. So guys, dito naman tayo sa LO. Yung ating L ay yung line, yung blue. Ito yun guys, ulitin ko ulit, yung red yan ay ating line 2 ng ating photocell light sensor. At ito guys, yung white, based sa ating schematic diagram to guys, yung wire na to ay diretso siya, based sa ating schematic diagram guys, kung nakikita nyo, LO po yung load, diretso siya ng A1 ng ating MC. So guys, ano ba yung MC? Yung MC guys, na ibig ko sabihin yan ay magnetic contactor. Ito yun guys, yung ating magnetic contactor na 220 volts. So guys, diretso siya ng, based sa ating schematic diagram, A1. So guys, saan ba yung A1 natin? Ito yun guys, A1 ng ating magnetic contactor. So guys, yung A1 guys, ito yung line 1 coil ng ating magnetic contactor. So guys, nakatap na tayo ng ating line 1, yung A1 ng ating magnetic contactor. So guys, itap naman natin yung ating A2. Ito yun guys, yung A2 ng ating magnetic contactor, diretso siya ng line 2 ng ating circuit breaker. Guys, tap natin sa ating A2 ng ating magnetic contactor, diretso siya ng ating line 2 ng ating circuit breaker. Okay guys, from A2 diretso siya ng line 2 ng ating circuit breaker. Okay guys, tapos na tayo sa ating coil ng ating magnetic contactor. So guys, punta naman tayo sa ating line 1, line 2, T1, T2, main contact ng ating magnetic contactor. Okay guys, tap natin from line 1 ng ating, kung nakikita nyo sa ating schematic diagram guys, from line 1, tap tayo dito. Ito guys, yung linyang to, tap tayo ng ating line 1 ng ating circuit breaker. Ito guys, tap tayo ng line 1 ng ating circuit breaker. Line 1 ng ating circuit breaker, papunta siya. Ito guys, yung hawak kong wire, tap siya sa line 1. Ito sa B, tignan yung ating schematic diagram. Itong linyan to, jump siya, diretso siya ng line 1 ng ating MC. So MC guys, yan yung magnetic contactor natin. So guys, line 1 ng ating main contact ng ating magnetic contactor. So guys, tap natin to. Itong wire na hawak ko ay nakatap na sa ating line 1 ng ating circuit breaker. Diretso siya ng line 1 ng ating magnetic contactor. So guys, yung ating main contact. Okay guys, so guys, tapos na tayo sa ating line 1 ng ating main contact ng ating magnetic contactor. So guys, punta naman tayo sa ating neutral, yung line 2 guys. Line 2 guys, from line 2 ng ating circuit breaker. Okay guys, tap natin ang ating itong red wire na hawak ko. Pinag-iba ko talaga guys yung wire para mas
hindi kayo malito at madali nyo masundan ang ating tutorial ngayong araw. Nga pala guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, so guys, mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa mga bagong video tutorial natin. House wiring man yan or motor control. Okay guys, mag-comment lang kayo sa baba kung meron kayong mga katanungan o suggestion. Okay guys, sige, salamat. From line 2 ng ating circuit breaker, ito yun guys. Tignan nyo ang ating schematic diagram. Line 2, neutral. So guys, itong linya to, diretso siya ng, nakatap siya ng line 2. Ito yun guys, diretso siya ng line 2, main contact ng ating MC, so magnetic contactor. So guys, tap natin sa ating line 2, main contact ng ating magnetic contactor. Okay guys, tapos na tayo sa ating line 1, ang ating magnetic contactor, main contact, yung ating ding line 2. So guys, tap naman tayo ng T1. So guys, yung output. So guys, itong ating main contact ng ating magnetic contactor ay normally open yan guys. So guys, ito guys, ang ating magnetic contactor ay 3 phase. So guys, ang ginamit lang natin ay dalawa, so kasi single phase lang, line 1, line 2 lang ang ginamit natin. Okay guys, tap naman tayo sa ating ito guys, based sa ating schematic diagram, T1, ito yun guys, terminal T1 ng ating magnetic contactor ng ating main contact, diretso siya ng line 1 guys. Yung line 1, ito yung blue na wire ng ating mga receptacle as a tutorial representative, as a receptacle ng ating street lights. Halimbawa, representative na to guys. So guys, diretso siya ng ating mga bulb 1, bulb 2, bulb 3, bulb 4. So guys, ito yung ating receptacle. Ito guys, nakatap na guys sa ating terminal block. So guys, tap naman tayo sa ating T2. Yung T2 guys, to guys, line 1, line 2, T1, T2 ng ating main contact ng ating magnetic contactor. So guys, tap naman tayo ng ating T2 ng ating main contact, ating magnetic contactor. So guys, output yan, input, output ng ating magnetic contactor. Okay guys, tap tayo. Nakatap na tayo sa ating T2, main contact ng ating magnetic contactor, diretso siya ng line 2. Ito guys, yung red wire. Ito guys, tignan nyo ang ating schematic diagram para mas madali nyo maintindihan. So guys, ito yun guys. So it's normally open, ang ating main contact ng ating magnetic contactor, line 1, T2, line 1, line 2, T1, T2. So guys, yung ating T2, ito yun guys, yung red. Tinap ko, yung huli kong tinap. Diretso siya ng ating bulb 1, 2, 3, and 4. Ito yun guys, yung line 2 ng ating mga receptacle. Okay guys. So guys, tapos na ang ating pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw na street lights, photocell, light sensor wiring connection. Okay guys. Okay guys, pwede na nating testingin ang ating tutorial ngayong araw na street lights, photocell, light sensor wiring connection na automatic siyang mamamatay kapag umaga na at maliwanag na ang ating photocell light sensor ay makakadetect na ng liwanag, automatic siyang magka-cut off. Ika-cut off niya ang supply ng ating magnetic contactor, mag-open ang ating line 1, line 1, line 2, T1, T2 contact ng ating magnetic contactor, ang ating output supply. Okay guys. So guys, nga pala guys, kung ngayon lang kayo nakapanood ng ating video tutorial, huwag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong ma-update sa mga bago nating tutorial about electrical, house wiring man yan or motor control. Okay guys? So guys, testing na natin ang ating tutorial ngayong araw. So guys, kabit ko lang ang ating tutorial representative as street lights. Gumamit lang tayo ng ating LED lights. Ito guys ay 5 watts lang. So guys, mababa lang to. So guys, kung gagawin nyo to at kaya kung kayo ang gagawa at street lights, so guys, usually naman street lights
matataas ang wattage. So make sure guys na ma-check nyo muna o mataas ang rated contact nyo ng inyong magnetic contacto. So guys, sa sunod na video, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang dapat nyong gamitin na rated contact. Kung halimbawa na itong bawat ilaw nyo ay 200 watts na ilaw ang gagawin nyong sa street lights nyo na gagamitin, gagawin nyo ng ganitong circuit, ituturo ko sa inyo guys kung ano ang dapat nyong gamitin rated contact sa ating mga susunod na video tutorial. Okay guys, testingin na natin ang ating video tutorial. So guys, power on ko lang ang ating circuit breaker. Okay guys, so guys, pag in-on ko to guys, usually kahit sa ibang model, maliit o malaki man na ating photocell light sensor, yan guys ay automatic na nag-on ka agad. So guys, pag nakadetect siya ng liwanag, automatically mamatay siya. Okay guys, power on natin guys. Okay guys, kumana ka agad, nagbato agad ng signal ng ating photocell light sensor. So guys, nakadetect siya ng liwanag, itong window ng ating photocell light sensor, kinat off niya ang A1 ng ating line 1 coil na magnetic contactor. Cut off niya, nag-open ang ating line 1, line 2, T1, T2. So guys, itong line 1, T1 ay normally open yan. Ang ating line 2, T2 ay normally open. So guys, nag-release ang ating magnetic contactor, nag-cut off. So guys, pakita ko naman sa inyo, tatakpan ko to ang ating window ng ating photocell light sensor. So guys, naka-flash sa inyong screen ng mga halimbawa ng photocell light sensor. So guys, ito yung nakikita nyo bilog sa ibabaw ng ating mga street lights sa ating highway. Okay guys, so guys, takpan ko lang, ibig sabihin halimbawa dumilim na at gabi na, automatically magdidilim na, wala na siyang ma-detect na liwanag. Sa ngayon halimbawa ay umaga, maliwanag ang araw, araw pa at nakaka-detect siya ng liwanag. So guys, kapag na hindi na siya nakadetect ng liwanag, tatakpan ko guys, halimbawa ay gabi na, takip silim na, automatically madilim na siya. Tinakpan ko yung kanyang window, kanyang detection ng ating photocell light sensor, automatically mag-energize ang ating magnetic contactor, mag-output tong ating load. Yung output natin, papunta siya ng line 1 ng ating magnetic contactor, papalo po. Magkakaroon po ng output yung ating T1, T2, line 1, line 2. Galing yan ang ating circuit breaker, line 1, line 2. Pumalo ang ating magnetic contactor, nag-output siya ng 220 volts, papunta sa ating mga ilaw o street lights man yan. Na sa ngayon ang ating tutorial representative ay receptacle lang tsaka LED light. So guys, halimbawa naman lumiwanag, so ngayon ay gabi, tinakpan ko to, ibig sabihin wala na siyang na-detect na liwanag. So guys, halimbawa naman na umaga na, lumiwanag na, tanggalin ko to para makita nyo, tanggalin ko to ang detection ng ating photocell light sensor, yung kanyang window. Pag tinanggal ko to, hindi agad siya mamamatay. So may delay siya guys. Pag nakadetect siya na liwanag, automatically patay ang ating magbabato ng signal. Ika-cut off niya, nakadetect na liwanag ang ating photocell light sensor, ika-cut off niya ang output load supply ng ating line 1 ng ating A1 ng ating magnetic contactor. Mag-release, aangat ang ating magnetic coil ng ating magnetic contactor. So ika-cut off niya kasi ito ay tulad ng sabi ko kanina, line 1, line 2, T1, T2. Ayan ay line 1, T1, line 2, T2 ay normally open. Kung nakikita nyo sa ating schematic diagram guys, ito ay normally open. Okay guys, isa pa, testingin natin ulit. Halimbawa, naggabi na ulit, dumilim na. Testingin, tatakpan natin to, halimbawa lang gabi na, automatically palo ang magnetic contactor. Kung lumiwanag naman siya,
hindi agad siya namamatay guys, umaga na, hindi siya agad siya namamatay, meron siyang delay. Nakadetect siya ng liwanag, automatically, kakat off niya ang output supply niya. Ito yung load guys, tulad ng kaninang nabanggit ko na LO, yun yung load niya, signal na bato ng output ng ating photocell light sensor. So guys, kung meron kayong katanungan o suggestion, mag-comment na kayo sa baba video ito. So guys, maraming salamat at sana may natutunan kayong bago ngayong araw na to. So guys, nga pala, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng ating channel, pag-subscribe na kayo at pakiclick na rin po ng notification bell at huwag po natin kalimutan na i-like and share na rin po. Okay guys? Okay guys, maraming salamat and God bless.